mula Genesis hanggang Pahayag ay patungkol sa isang taong magbabago sa sanlibutan. Ang bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. Samahan niyo kami pabalik sa panahon at tingnan ang mga pananda patungkol sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Hello! Ako si Gizmo. Sa adventure na to, kasama natin si Jesus habang nagdiriwang ng hapunan ng Pasko na kung tawagin ay Seder, kasama ang mga disipulo. Ang Pasko ay alaala ng gabing nilikas ni Moses ang mga Israelita sa Ehipto. Ibinigay ng anghel ng Diyos ang huling paghihirap sa Ehipto, ang pagkamatay ng mga unang anak na lalaki. Sinabi ng Diyos sa mga Israelita na kumuha ng dugo ng malinis na tupa at gamit ang hisop ipahid ito sa mga pintuan. Daraanan ng anghel ang mga bahay na may pananda, ililigtas sa mga buhay na protektado ng dugo. Ang Pasko ay ang taunang pagdiriwang ng pangyayaring ito. At kasama sa pagdiriwang na ito ang Seder. Magpahanggang ngayon, ipinagdiriwang pa rin ng mga Hudyo ang Pasko taon-taon, gaya ng ginawa ni Jesus at mga disipulo. Ang seremonyas na paghuhugas ng kamay ay ginagawa bago pa magsimula ang Seder. Naging parte si Jesus ng tradisyon, ngunit imbis na hugasan ng kamay, ipinakita niya ang kababaang loob at hinugasan ang paan ng mga disipulo. Ang matsa, tinapay na walang pampaalsa, ay ginagamit para ipakita na nung umalis ang mga Israelita sa Ehipto, wala na silang oras magpaalsa ng tinapay. Simboliko ang tinapay sa mga taong kinikilala si Jesus na Mesiyas. Napansin niyo ang guhit at mga tusok sa tinapay? Paalala ito ng propesiya ilang siglo bago pa ipanganak si Jesus. Ang sabi ng propetang si Isaias, sa kanyang mga sugat tayo'y gumaling. Ang sabi ng propetang si Zacarias patungkol sa Mesiyas, at titingnan nila ako na kanilang sinaksak. Si Jesus ang tinutukoy ng propesiya, nahahampasin at ipapako sa krus. Sa Seder, tatlong pirasong matza ang nilalagay sa puting tela. Ang nasa gitna ay nilalabas at hinahati. Ito ang simbolo ni Jesus at ng kanyang kamatayan. Kung paano siya naghirap para sa atin. Ito ang aking katawan na inaalay sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa plato ng Seder may buto ng tupa bilang paalala ng mga nailigtas ng dugo ng tupa na inilagay sa mga pintuan. Ang tupa ay simbolo rin ni Jesus. Sino man ang nalagyan ng kanyang dugo ay maililigtas. Sabi ng apostol na si Pablo, ang ating pangpasko ay si Jesucristo na naihandog na. Bago magtapos ang Seder, iinom ang bawat isa ng alak, tanda ng baso ng pagtubos. Sinabi ni Jesus na siya ang ating tagapagtubos. Kunin niyo ito at inumin, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos sa marami sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang selebrasyon ng Pasko, alaala kung paano nailigtas ang mga Israelita sa Ehipto, ay paalala rin kung paano tayo nailigtas ng pagsasakripisyo ni Jesus. Ipinakita ni Jesus sa simula ng Seder kung paano maglingkod sa iba. At ibinigay ang walang kapantay sa paglilingkod sa pagiging kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo.